Samantala, hindi bukas si presidential aspirant Bongbong Marcos sa panukalang term sharing sakaling manalong pangulo. Sabi kasi ng ilang opisyal ng Lakas CMD Party, mainam ito sa pagitan nila ni Davao City Mayor Sir Duterte. May ulat si Rex Remedio live mula sa Taal, Batangas. Rex. Ayon kay Marcos, hindi raw maganda para sa istabilidad ng isang gobyerno kung magiging papalit-palit ito kada tatlong taon. Paliwanag niya, kahit na maghati pa sila ni Mayor Sara Duterte na itinuturing niyang kaalyado o kahit sino paman doon sa anim na taong termino ng isang pangulo, ay kakailanganin pa rin nila na magpalit ng administrasyon at mga miyembro ng gabinete na maaari rin mahulugan na walang kasiguraduhan kung matutuloy ba yung mga pulisiya na nagawa noong unang pangulo. The reason why it is 6 years is because we want some stability in the policies of government. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme you're saying will do, then urong-sulong na naman tayo. Nangako naman si Marcos na itutuloy ang karamihan sa mga pulisiya ni Pangulong Duterte. Nauna pang ang sinabi ni Marcos na nais niyang i-adopt ang Pangulo bilang kanyang katandem sa pagka-vice-presidente hanggang sa bigla na lang iniatras ng Pangulo ang kanyang Certificate of Candidacy. Nanindigan naman si Marcos, hindi siya aatras sa kanyang planong tumakbo bilang Pangulo. Ang daming nagkakalat ng balita na sinasabi daw ay ako'y aatras. May kilala ba kayong Marcos na umatras? Maaalala rin natin na umatras ang kanyang inang si Imelda Marcos sa pagtakbo sa pagkapangulo noong 1998. Samantala, sinabi rin niya sa kanyang mga taga-support sa Batangas na umaasa pa rin siya sa suporta ng administrasyon. Bukas din siya sa isang alyansa kasama ang Lakas CMD kung saan bagong miyembro si Mayor Duterte. Ito'y ipinanukala ng kanyang pinsan at later Representative Martin Romualdez. Yun nga lang, hindi pa sigurado kung ito'y mangyayari dahil nga tuloy-tuloy pa sa pagkapangulo si Marcos at hindi pa sinasabi ni Mayor Duterte ang kanyang sunod na plano bagamat posible pa rin ang pagtakbo niya sa pagkapangulo. Just in case she runs for president, are you ready to face her? Again, I am running for president. Full stop. Wala namang plano na mag-meeting daw si Marcos at Mayor Duterte ngayong weekend. Noong tinanong ko naman siya kung bukas nga ba siya sa posibilidad na tumakbo ng walang vice presidential running mate, ang sinasabi lang niya ay posible itong mangyari. Balik sa'yo. Rex, bakit nga ba nasa Batangas ngayon ang presidential aspirant? Mahalaga ba ito sa kanyang kampanya? Batangas ang ikapito sa pinakamaraming botante sa bansa, no? At mayroon itong higit sa 1.7 na milyong botante. Yun nga lang, natalo si Marcos kay ngayong Vice President Lenny Robredo noong 2016 elections at malaki yung naging kanilang margin. Pero ang sinasabi niya, iba na raw itong 2022 elections. At giitrin nung kanyang Partido Federal ng Pilipinas ay lahat, no, at tatlo lang yung mayor sa Batangas na hindi sumuporta kay Marcos. Pero kung magta-translate nga ba ito sa mga boto, ay malalaman pa natin pagdating ng Mayo. Lunas na ang huling araw na pwedeng palitan ng mga partido ang kanilang mga kandidato para sa 2022, pero hanggang ngayon walang naitalang major movement sa presidential at vice presidential races. Sa halip pitong party list na nagpasa ng pagpapalit ng kanilang mga nominadong ngayong Biyernes, kabilang dyan ang kapatid ni MMDA Chairman Benjamin Abalos na si Jonathan. Umatras siya bilang nominee ng 4Ps dahil umano sa kanyang kalusugan. Ang kanyang anak ang papalit sa kanya bilang second nominee. Nagtungo rin sa COMELEC ang dating spokesperson ng MMDA na si Celine Pialago para magpalit ng nominado sa kinabibilangan niyang partido na Malasakit Movement. Ipinasa niya ang pagpasok ng bago nilang nominee na si Eusebio Bansenya, pinsan ng partner ni Pangulong Duterte na si Hanilet. Pero hindi ito tinanggap ng COMELEC dahil sa kakulangan ng dokumento. Wala namang opisyal na payag kung magsusumite si Davao City Mayor Sir Duterte ng kanyang kandidatura bilang substitute matapos mag-withdraw ng kanyang re-election bid bilang alkalde na numpa bilang miyembro ng Lakas CMD si Duterte.
Isang Ana Capella Velasco at Lily Uy ang nakalistang standard bearers ng partido. Kung hahalili si Duterte sa alinman sa dalawang posisyon, kailangan munang personal na pumunta ang ito sa tanggapan ng COMELEC para i-withdraw ang kanilang COC. Saka pa lamang maaring maghain si Sarah o ang kanyang abogado ng kanyang COC. Tatanggap ang COMELEC ng mga substitution bukas at sa Lunes. Sa gitna ng posibleng pagsabak ni Davao City Mayor Sir Duterte sa national elections, maaari raw magkaroon ng mga pagbabago sa ruling PDP Laban Party. Alamin natin ang detalye sa aming correspondent Amor Santos. Amor, una sa lahat, may balita na ba kung anong posisyon ang tatakbuhan ni Mayor Sara? Pia, mukhang sa weekend pa raw, sa darating na weekend pa raw, malalaman ang sagot dyan ayon sa bagong partido ni Mayor Sara Duterte. Matapos lumipad sa Balisin kahapon para sa isang birthday party at tumungo sa isang kasal sa Cavite kung saan rin siya nanumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD, balik Davao City na raw ngayon si Mayor Sara. Panawagan niya sa mga taga-suporta at maging mga miyembro ng media, huwag mag-camp out sa labas ng COMELEC. Inaasahan kasing pupunta siya doon para mag-substitute sa kandidato ng Lakas CMD sa pagkapangulo o vice-presidente. Matapos ang ilang linggong paghihintay at espekulasyon, umapela ang presidente ng Lakas CMD na si House Majority Leader Martin Romualdez ng kaunti pang pasensya. Ongoing pa raw kasi ang mga konsultasyon. Kasama dyan, kung tatakbo bang tandem sina Mayor Sara at presidential aspirant Bongbong Marcos. I don't foresee a conflict. I think Mayor Sara and former Senator Bongbong Marcos are good friends. They've been communicating, they've been in dialogue. All of this will unfold. As they say, ilang tulugan na lang at matatapos na itong, how should I say, speculation period, and there will be more clarity. But alalahan lang po natin ay napaka-importante itong desisyon. Ngayong nasa Lakas CMD na si Mayor Sara, nag-anunsyo ang ruling PDP Laban Party ng posibleng pagbabago sa kanilang standard bearers. Sa isang pahayag, sinabi ng partido na pinag-aaralan nito lahat ng opsyon. Kasama dyan ang pagbalik sa original nilang plano na si Senador Bongo ang magiging kandidato sa pagkapangulo at running mate niya si Pangulong Duterte. Sa ngayon, tumatakbo sigo sa pagkabise matapos inanunsyo ni Pangulong Duterte na magre-retiro na siya sa politika. Naghain naman ang kandidatura si Senador Bato de la Rosa sa pagka-presidente, pero paulit-ulit niyang sinabing handa siyang magbigay daan kay Mayor Sara. Balik sa'yo. Amor, ipinaliwanag na ba ng PDP Laban kung bakit kinukonsidera ulit nila itong Go-Duterte tandem? At nagdesisyon na ba si Senator Bato de la Rosa kung babawiin na ba niya ang kanyang kandidatura bilang presidential bet ng partido? Siya maiksi nga yung naging pahayag ng PDP Laban tungkol dyan, ano, at hinihinga natin ng eksplanasyon yung mga opisyal ng partido at maging si Senador Bato de la Rosa, pero wala pa silang sagot hanggang ngayon. Kaninang hapon, natawagan din natin yung Secretary General ng partido na si Melvin Matibag, pero nasa meeting pa raw sila, Pia. Mintamaan ng Partido Lakas sa CMD matapos manumpa na nga sa kanila doon bilang miyembro rin itong si Davao City Mayor Sara Duterte. At may detalye naman si Bombo Dave Vincent Pasit. Hindi pa rin masabi ng Lakas CMD kung anong posisyon ang tatakbuhan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio para sa halalan sa susunod na taon matapos itong manumpa kahapon sa naturang partido ayon sa kanilang presidente na si House Majority Leader Martin Romualdez. Pero sinabi ni Romualdez sa isang pulong balitaan na kung sila lang sa Lakas CMD ang tatanungin, nais nilang tumakbo sa pagkapangulo si Mayor Sara. Pero anuman aniya ang magiging desisyon nito, ay kanila pa rin namang susuportahan. Well, obviously, no, when Mayor Inday joined the party, these are the two options. And whenever you make a decision such as this, since the candidate, no, has most at stake, no, we would like to support the candidate's decision, in this case, their personal decision. We would obviously want to have the highest position, but then again, we also respect, no, the prerogative of the candidate.
Sinabi ni Romualdez na posibleng ngayong weekend malalaman ang pinal na desisyon ng alkalde ng Davao sa kung ano talaga ang plano nito para sa halalan sa 2022. Patuloy namang nag-uusap ang mga miyembro ng lakas CMD kung may papatakbuhin pa silang vice presidential candidate sa oras na ituloy ni Mayor Sara ang pagtakbo sa pagkapangulo. Samantala, nang matanong naman si Romualdez kung sa kanino kina Duterte Carpio at sa kanyang sariling pinsan na si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang susuportahan para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayon kay Romualdez, hindi niya nakikita ang kanyang sarili na maiipit sa mahirap na posisyon na ito, lalo pa at magkaibigan naman aniya ang dalawa at matagal na ring nag-uusap ang mga ito sa iba't ibang mga bagay. I don't foresee a conflict. I think Mayor Sara and former Senator Bongbong Marcos are good friends. They've been communicating, they've been in dialogue. I don't foresee them having a conflict. Therefore, I don't foresee myself getting caught in the middle or ipit. Rather, I feel that if we can be part of putting under lakas and in alliance with other parties and with the similar thoughts and with the similar visions for nation building, then I would be very, very lucky and honored to be a small part of this process. But then again, we have to wait what will happen over the weekend. But I am sure that this will resolve itself very positively. Sa kabilang dako, sinabi naman ng opisyal na hindi pa niya nakakausap si lakas CMD co-chairman at Quezon Governor Danilo Suarez hinggil sa rekomendasyon nito na magkaroon na lamang ng term sharing sina Mayor Sara at Marcos kung sakali. I have not been able to speak to Governor Danny Suarez, so I'm not too sure what he was thinking of, but in my opinion, I think that's a matter that the candidates should think of or consider, but offhand in my opinion, I don't think that is necessary to even consider a term share. Kahapon, Nobyembre 11, tinanggap ni Romualdez si Mayor Sara sa kanilang partido nang manumpa ito sa harap niya mismo bilang kanilang bagong miyembro. Isa sa mga marahil nakakumbinsin na rin sa hakbang na ito ni Mayor Sara ay si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ng lakas CMD. Bombo Davidson, Pasit, Nag-u-